mag-ingat ka doon, ha? Lagi kang magdadasal. Ako na ang bahala kay Junior. Daddy, tatawag ka parati, ha? Huwag ka mag-alala. Andito naman si Inay habang wala ka. Hayaan mo, hindi ko isuspoil anak mo. Papa, babalik ka agad, ha? Huwag mo kakalimutan birthday ko. I promise ko, magbe-behave ako kay Mami. Basta tatawag ka lagi, ha? I love you! Hello? Oh, Daddy! Oo, nakuha namin yung padala mo. Gustong-gusto nga ni Junior, eh. Papa, nagustuhan na makakalaro ko yung pinadala mo laruan na Batman. Kahapon nga, pinanood namin ni Mami yung sine. Thank you, Papa. Uuwi ka ba? Bilisan mo, iniintay ka namin ni Mami. Daddy, na-accidente si Junior. Anak, napilay kasi siya sa basketball. Pero huwag kang mag-alala. Sabi naman ng doktor, gagaling din daw siya pagkalipas ng ilang linggo. Daddy, pasensya na ha. Nasa grocery kasi ako nung tinext ako ni Inay na dinala niya sa ospital si Junior. Buti na lang talaga, andyan si Inay. Meron din kayong parol, tsaka puto bumbum. Alam mo, kinumpleto ko yung simbang gabi ngayon para makuha ko yung wish ko na uuwi ka ng maaga. Siya nga pala, Daddy. Nagpunta dito kanina sina Maring Linda at Paring June. Kinakamusta ka nga nila eh. Pitala sila para kay Junior, pero syempre, mas gusto pa rin niya yung padala mo. Merry Christmas, Daddy. Namimiss ka na namin. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya. Hindi ko lubos maisip na paglipas ng 5 taon, andito na naman ako. Ako'y pauwi na sa ating bayan. Upang sinisinta, bayang silangan. Ako'y natatakot. Alam mo, hindi ko talaga magawang mawalay ng tuluyan sa Pilipinas dahil sa mga bagay na bilang isang Pinoy, kinagisnan at hinanap-hanap ko. Aking daladalay sa maleta ng karanasan. Ipit ko sa aking balikan ang binuno sa ibang bayan. Hawak ko sa aking kamay pag-asang inaasam. Sana'y magpatatid ang pangarap na magandang kinabukasan. Bayan ko, ako'y pauwi na. Ako'y sabik na ika'y makasama. Bayan ko, ako ay nariyan na.
Total, inaipon na rin tayo. Tapos meron na rin tayo sa bangko na pangkuleo ni Junior. O sige, Daddy. Kung yan ang desisyon mo, edi okay. Sa tingin ko, makaka-adjust naman tayo dito ngayon. Total, gumaganda na rin ang kabuhayan sa bayan natin. Ano bang balak mo? Gusto mo ba magnegosyo? Kasi kausap ko si Maring Linda kahapon. Ang dami na palang pwedeng pasukan ng negosyo ngayon. Tulad ng pagbenta ng distilled water o kaya mga poultry products. Ano sa tingin mo, Dad? Si Maring Susan nga, inalok ako mag-direct seller sa Avon. Malaki daw ang porsyento eh. O kaya, pwede rin tayo bumili ng 2 jeep na pampasada. O kaya, pwede rin tayo umupa ng pwesto sa palengke. Tapos pala, uso rin daw dito ngayon.